Brother Wendell, naranasan ko na po yung purgative and redemptive suffering. Kasi po, ano po, naranasan ko po yun the years 2020 hanggang ngayon pong taon. Naranasan ko po yun, hindi po physical. Naranasan ko po yun nung sunod-sunod po namatay yung mga alagaw po ngayop. Ano po, nakapunta na po ako sa sakramentang kumpisal at nakapagsisi na po ako sa Panginoon. Yun pong nag-degree po ako na blame ko po ang Panginoon dahil nagsasuffer po ako ganyan. At hindi po ako magtatanong ngayon. Gusto ko po i-share ang mensahe po sa akin ng Panginoon. Gusto niyo po ba marinig, Brother John Doe, Brother Wendell, ganun po. Tanungan ngayon bro, tanungan bro. Sa linggo mo na lang yan bro, prepare. Kahit isang tungkol sa Catholic Church naman to, tungkol sa Catholic Church, katotohanan ng Catholic Church, kahit isang mensahe lang ng Panginoon. Brother John Doe. But kami bigyan ng mensahe, bro? Ano ka? Diniretso ka ng Panginoon ng bigyan ng mensahe? Ganun ba? Ang Panginoon po talaga nakikipag-usap sa akin. Ano, okay, lagot. Wait lang muna, ha? Romel, ano masabi mo dun, Brother Romel? Ang Panginoon daw mismo nakikipag-usap sa kanya. Parang delikado po kasi minsan din may marami kaming pasyente dito sa Bohol na open ang psychic ability nila. Si Mama Mary nga, kinakausap sila, binibigyan sila ng mga mensahe kahit na yung mga santo nagpapakita sa kanila, pero meron pala silang divination. Yung sa divination kasi, once meron ka niyan, marami ka na talagang makikita na akala mo lang na galing sila sa langit. Pero deception yon. Kalamitan ng mga pasyente ko, pagkatapos ng deliverance, process. Sabi niya, Brother, nakita ko si Mama Mary, yung actual talaga na image. Sabi niya, pupuntahan ko kasi sabi niya, anak, punta ka dito. Sabi ng Mama Mary na huwag kang matakot. Patuloy ka lang. Binigyan siya ng maraming mensahe. Alam mo anong nangyari sa kanya? Hanggang ngayon hindi pa siya gumaling. Bakit? Sinabihan na namin ni Padre ng team na huwag mong i-interpret, huwag mong hayaan na makipag-usap sa'yo yung mga ganyan, yung si Mama Mary, si Jesus, yung Divine Mercy, yung Padre Pio, kasi hindi yan sila mga hindi yan sila kalimitan yan, mga demonyo. Kahit na si Brother Romel. Ito po, huh? Gusto ko pa i-check sa'yo ang mensahe sa akin ng Panginoon. Gusto mo po ba marinig, Brother Romel? Brother AJ Jinko, kung sa'yo dinirekta ng Panginoon yan, straight to the point lang, hindi kami maniniwala dyan. Kasi private revelation mo yan. Okay po. Yun. So, kung ano man yan, at ibigay ka Brother Wendell, ang masabi siya Brother Wendell? Meron siya daw mismo kinakausap ng Panginoon, Brother Wendell. Okay, kapatid, kailangan yung mga ganyan talaga na dadaan pa sa discernment of mystical phenomenon, no, sa mga eksperto. At una, kahit na kung careful kasi tayo, halimbawa, nagpakita Panginoon at isa publiko yung mensahe, pero di pala Panginoon mag-glorify ang nagpakita at nakipag-usap para sa publiko yung pahayag. Kaya careful sa ganyan. Halimbawa, meron kasi mga pangyayari nga 99% talaga parang tunay. Oh, yung nangyari nga kay nang tinawagan ako ni Father Darwin, may posis o mano, at sabi ng posis, mga kaluluwa sila at totoong-totoo talaga ang
mga kaluluwa sa hapon. At totoo-totoo ang Katoliko, nasa purgatorio sila. Magpamisa ka, Father Darwin, sa aming mga kaluluwa. Ano pa bang ruling sa exorcism? Hindi pwede sundin. Kaya nga, yung sabi mong nagpakita, kailangan pa yun ng proper investigation. Huwag mo nang isa publiko, kapatid, dahil para masiguro natin. Sige po, sige po. Ngayon. So, yun na ha. Sendya ka na, wala yung Eugene ko. Talaga, okay, hindi namin ini-encourage yung mga ganyan kasi psychic ability yan eh. No, hanggat hindi mo, hanggat hindi mo binibitawa, ano? Hindi pa ako, di ba, hindi pa ako nakasala sa occult, new age, ganyan po. Katoliko lang po talaga ako. Yes. Wala pa akong along, occult, new age, witchcraft, ganun doon. Katoliko lang po talaga ako. Ayun po. Yun na nga. Hindi natin alam yung mga, kasi ano yan eh, yung contamination kasi hanggang third to fourth generation. Baka hindi natin alam, isa sa ano mo, sa mga kalululuhan mo, ay may kinalaman sa okultismo. Ngayon, hindi pwede kasi bro na i-direkta sa isang tao ang isang mensahe bro. Kailangan idaan sa iglesia yan eh. No? Kaya, dapat sana kinonsulta mo muna ang iglesia bago ka sasabihin ko sa inyo ano ang mensahe ng Panginoon. Wala tayo pinakaiba niyan sa mga nagpapakunwaring ano, binigyan doon ng mensahe ng Panginoon. Private reveal. Yes, Brother Wendell. Meron ka ang mga kaso sa atin na yung levitation, nag-levitate, no? Si St. Joseph Copertino. Copertino, o. Siya. Pero di yan basta-basta ang pinaniniwalaan. Dadaan yan sa investigation. Ganon din sa mga private revelation. Halimbawa, si Mother Evangeline de la Cruz of Cordoba, Spain. Katolikong-katoliko yun. Mother Superior yan. Ng Carmelites Monastery. Nagpakita sa kanya ang Panginoon. Niyakap pa niya. Pero, nanggagamot siya, ang daming gumaling. Ang nagpakita pala niyang Panginoon at nakipag-usap sa kanya, demonyo. Mother Superior yan ha. Mother Evangeline de la Cruz of Cordoba, Spain. Oh. So, kaya mag-ingat tayo sa mga ganyan, kapatid. Yun ha. So, wag basta-basta paniwalaan. Lalo na't dinidirekta sa'yo. Ayan. Wag basta paniwalaan, bro. Mahirap na. Marami na kasing ano, nakaranas ng ganyan. Lagi pong sila sa parang lagi pong inaano po sa Panginoon sa isip ko, ano, Satan, my infernal enemy, can masquerade himself as an angel of light. So it is no wonder if his ministers masquerade as ministers of righteousness. Bro, ba't po pinipilit, bro? Dini-discourage nga namin, bro, kasi psychic ability yan, bro, eh. Sorry, Brother John, daw. Yun na nga. So, yun ang reason ba't ano, hindi ako mabukas ng camera kasi andito si Senara. Senara, Dribe! Ikaw yun. Next question mo na, Brother John, daw. Next question. Mabay na po. Yun lang po. Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.